A very blessed day to each and everyone. Oo, sa iyo, mahal na kapatid na nanonood ngayon. Ikaw man ay isang pastor, church leader, or a disciple of our Lord and Savior, Jesus Christ. And I'd like to share with you this very important topic that we really have to address. Ano? We really have to understand. Ano po yung topic na yun? This topic is about addressing those people who want to leave your church, your organization, your team, your group. Okay? So, we're gonna learn these seven elements, seven principles that we have to do, okay, when we face this kind of situation. Okay, what to do when a member wants to leave? Ibig sabihin, if one member of your church or organization wants to leave, bilang isang pastor, bilang isang church leader, bilang isang core leader, at bilang isang disipulo at kapwa mananampalataya sa loob ng isang organisasyon o isang iglesia, ano ba yung mga dapat nating malaman at matutunan at isaalang-alang? So yun yung mga tatalakayin po natin. That's why I said this topic is very, very important. Okay, napaka-practical po ng ating pag-uusapan, and I would like to share these principles that I have shared also to church leaders in the seminary where I teach. Kaya ko po sineshare to, I do believe na makakatulong po ito, hindi lamang po sa ating mga organisasyon at sa ating iglesia, kundi maging sa ating pamilya as we share this to our friends, loved ones, and relatives. So, simulan na po natin. What to do when a member, church organization, wants to leave? Unang-una is that we have to remember is we got to know the reason. Dapat alam po natin yung kanilang rason. Okay? Because lahat ng tao ay may rason. Yung realidad na kaya napabilang siya sa inyong grupo, sa inyong iglesia, sa inyong organization is because of the reason. So in the same way, people want to leave, that person wants to leave your organization, your group, your church because there are clear reasons. May mga maliwanag na dahilan kung bakit gusto niya nang umalis. Okay? At ano-ano po yung mga reasons na yon? Dapat nating malalaman. Pwedeng personal na reason yan, personal talaga. Merong pinagdaraan ng personal, may pinagdadaan ng financial, may pinagdadaan ng emotional, may pinagdadaan ng health issues. Very personal. Or pwede namang relational. Relational, ibig sabihin sa relasyon. Relasyon sa iyo, relasyon sa mga kasamahan, sa organisasyon, right? Alam ba natin that majority, according to studies dito sa Dale Carnegie, team ni Dale Carnegie, nagkaroon sila ng study na kung saan napatunayan nila na karamihan pala ng umaalis sa isang organisasyon, and that includes the company or the work. Ang pinaka-problema actually is hindi yung mga ginagawa o kung anumang gawain sa trabaho, kundi ang problema is yung relasyon sa kanilang mga boss, superiors, o sa kanilang mga leaders. So, pwedeng relational. Okay? In the same way that majority of people leave their jobs because of their relationship, not that good relationship with their coworkers and superiors sa kanilang workplace. Tama ba, mahal na kapatid? Right? At another reason na gusto na dapat nating malaman kung bakit nila gustong umalis na is yung tinatawag na ministerial. Sa konteksto naman nito, pag sinabing ministerial, ito yung mga gawain nila sa organisasyon or sa iglesia. Ano ba yung, baka naman yun ang dahilan? Dahil wala silang ministry, dahil wala silang ginagawa, o ayaw nila yung kanilang ginagawa, kaya gusto na nilang umalis. Yun yung isa sa mga reasons. Okay? Or po pwede namang ang pinaka-reason nila is organizational na. For example, pangit na ang image ng organization, o kaya hindi na magandang patotoo ang buong organisasyon, right? Or yung mismong organisasyon na ang pinaka-problema. Hindi na magandang patotoo at hindi na maganda pag naririnig ng tao yung pangalan ng iglesia o grupo o organisasyon, hindi na maganda. So organizational reason na siya, organizational level na siya. So unang-una, dapat nating malaman, bakit ba gustong umalis nung tao na yon? Ikaw man ay church pastor, church leader, core leader, okay, anumang kalalagayan mo, or isang miyembro ng isang organisasyon o ng isang iglesia, you got to know this first, okay? Know the reason. Siyempre, paano mo malalaman yung reason? Kakausapin mo yung tao.
personal kayong dalawa lang upang hindi magkaroon ng chuchu-chuchu-chuchu, upang walang mga marites, mariposa, kung anumang mga bansag na ating ginagamit sa ating kapanahonan sa social media. Okay? So first thing that you have to do is know the reason. Okay? Not all people who want to leave their organization or their church really want to leave. Hindi naman lahat ng gusto-gusto talaga nilang umalis. May gusto lang silang iparating ng mga rason. Okay? Na kapag nalaman mo yung reason nila, hindi na talaga sila alis. Right? So ito yung pinaka-first level, kaya napakahalaga po nito. Some people just really want to relay a concrete message or information, very important information, upang sila mapakinggan, upang hindi na sila tuluyang umalis sa inyong iglesia o sa organisasyon. Tama po ba? And I'm telling this because, you know, based on experience, okay, in our more than a decade in the ministry na rin. Okay, sa biyaya at grasya ng Panginoon. Pangalawa that you have to do, okay, for example, alam mo na yung reason, talagang gusto na talagang umalis. Okay, let's move to the second step. And that is, una, ito, apologize regardless of the reason. Bakit kailangan mo mag-apologize? Bakit kailangan mo mag-sorry for whatever reason, right? Hindi ibig sabihin po nun na nag-apologize ka, it's because it's your fault, right? As I put it here, apologizing doesn't necessarily mean it's your fault, right? But it's an expression of humility to sympathize. Gusto mo makisimpatiya doon sa tao na yon, doon sa kapatiran na yon, na siya ay nagnanais ng umalis. So, sasabihin mo sa kanya, I'm so sorry, okay? Yan, 'di ba kapag minarinig tayong isang tao na namatayan, 'di ba? I'm sorry for your loss, 'di ba? Okay, sasabi niya I'm sorry. Okay? It doesn't necessarily mean na ano, pagkakamali mo. Okay? So ibig sabihin, nalulungkot ka sa pangyayari, nalulungkot ka sa desisyon niya, right? So, somehow you apologize regardless of the reason, right? The safest way to deal with the person leaving is to admit, okay, that you may be part of the equation, okay, or part of the reason. But pwedeng i-admit mo na marahil isa ka sa mga reason kung bakit siya alis o nagpapaalam. So as I said, apologizing doesn't necessarily mean it's your fault. Okay, ito yung paraan mo na iparating ang iyong damdamin na siya ay nauunawaan mo, that you feel so sorry about that person leaving your group, your church, or your organization. Okay? So saying you are sorry for whatever reason is a clear sign of empathy, not just sympathy. Nilalagay mo yung sarili mo sa kanya, gusto mo siyang unawain. And it doesn't necessarily mean na ito ay iyong kasalanan, right? Kaya huwag mo masyado sisihin kaagad ang iyong sarili, kasalanan ko ito, sorry, aalis ka dahil sa akin, right? Probably you're one of the reasons, okay? Ino-consider mo, pero hindi ibig sabihin ikaw talaga yung dahilan, okay? So expressing your apology is necessary as a way of considering yourself as the possible reason of leaving, regardless whether you are part of the reason or not. Okay? So napakahalaga niyan. Sabi mo, I'm sorry for hearing that decision. Okay, siguro part ako. Magsasabi naman yung pag kinausap mo, no, walang kinalaman sa ito, right? So malalaman mo. But what's very important here to understand is may parating natin sa kanila yung expression of love natin, that I'm so sorry, siguro dahil sa aking kakulangan, dahil sa aking pagkakamali, right? And that's a clear sign of humility, okay? Pangatlo, napakahalaga nito, okay, sa pag-alis ng kung sino man sa inyong grupo, sa inyong team or organisasyon, okay? Itong learn a ministry lesson. Bakit kailangan tayong may matutunan, right? Kasi kapag may umalis at wala tayong natutunan, sayang. Sayang yung mga lessons na po pwede nating makuha, right? Na kapag may natutunan tayo sa bawat sandali, hindi na mauulit yung mga kapalpakan natin. And one of the reasons why paulit-ulit yung kapalpakan ng tao sa buhay, sa ministeryo, sa pamilya, sa relasyon, bakit? Kasi kapag may kapalpakan tayo na nagawa, hindi tayo pumupulot ng mga kaalaman. Okay? So that is why this is very important. When we experience people leaving our organization, leaving the church, we got to learn ministry lesson. Ano ba yung natutunan natin? Okay?
So, para masagot natin yan, ito yung mga katanungan na dapat natin ibato sa ating mga sarili. Okay, una-una, okay, what have you realized so far? Sa pag-alis niya, aalis na siya, ano yung na-realize mo sa iyong pag-uusap? May mga ma-realize ka. So, dapat maging klaro sa iyo yan. As much as possible, po pwede mong isulat yan. Okay, ano pa? Po pwedeng itanong mo sa iyong sarili na what should you have done to avoid that situation happening? Ano yung po pwede mong nagawa sana na hindi na humantong sa ganyan, na gusto nang magpaalam, gusto nang umalis sa inyong grupo, sa inyong organisasyon? Right? Okay. So, another question is, ano ba yung mga nakapag-contribute sa kanyang decision? Ito yung mga lesson. Dito natin makukuha yun eh, sa lesson. Siyempre, kanina, di ba, natanong mo na ba, ano bang reason niya? So, as you move further, no, hanggang sa you're learning ministry lessons, not only lesson, but lessons, marami kang matututunan, okay? Ano ba yung nakapag-contribute sa kanyang decision? Is it economic? Okay? Was this the factor? Or social? Behavioral, etc., etc., right? So, maraming mga pwedeng reasons. Or, sino yung hindi lang what contributed eh, kundi sino yung mga nakapag-contribute sa kanya, right? Kasi, yung decision naman natin sa buhay ay, ano, base sa impluensya ng ibang tao. So, you also have to consider that. Sino yung pwedeng naka-impluensya upang siya makapag-desisyon ng ganyan? Ang yun, naalala mo yung mga tao na yun, ano? So, I don't know about, you know, those people, pero, while I'm teaching right now, naisip mo, ah, probably, okay, ngayon natutunan ko yan. Kaya pala naging decision yan because associated siya sa mga taong ganito, taong ganyan. So, another thing is, what programs, ano yung mga programa and strategies, okay, that you need to add or omit or change? Ayan. So, ito yung mga lessons. Nakita mo, mukhang mali yata yung strategy. Mukhang mali yata yung programa. O kaya, mukhang wala tayo yata ang programa pagdating dito. So, kailangan yata natin magdagdag ng programa. So, may mga lessons tayong nakukuha. Right? Sa mga tao na gustong umalis. Kaya, those people who want to leave your organization, your church, huwag nating hahayaan na wala tayong makukuhang lesson sa kanila. Right? We have to be vocal. Ano yung po pwede nating matulungan, right? Sabihin natin, pagkakausapin natin sila, right? Ano yung, baka pwede ka mag-share sa akin na pwede kong matutunan sa ministry, right? Siyempre, habang tayo nabubuhay, right? Hindi naman po pwedeng alam natin lahat. Okay? Walang taong nabubuhay sa mundo na alam lahat. Every day po pwede tayong maraming matutunan. Kung kaya ikaw ngayon, whether you're a pastor or matagal ka na sa ministry or assistant pastor, you're a disciple, a follower of Jesus Christ, whether ikaw ay bagong mananampalataya o lumang mananampalataya na, you're still watching this. Why? Because you know that you can learn something, right? It doesn't necessarily mean that you have to learn everything that Pastor Ariel knows, right? Pero dito, may matututunan talaga tayo regardless of our age in the ministry, regardless of our educational status, regardless of our economic or social, or even civil status in life. Tama ba? Right? So, napapangiti ka ngayon habang nanonood. No? Okay. So, another. Okay. After learning a ministry lesson, okay, this is very important. The next one. Okay. And it is expressing your commendation. Okay. What does it mean? Anong ibig sabihin nun? Expressing your commendation. Ibig sabihin, huwag mong hahayaan na alis yung tao dyan na hindi ka nakakapagpasalamat. Right? Expressing commendation means you're honoring the person, right? You're appreciating the person for having been part of your church or your organization. Magpapasalamat mo. Kasi sa bawat taong nakasama natin, meron at meron talagang magandang nangyari. Right? Magandang samahan, tawanan, right? May iyakan together sometimes, right? So, pero sa buhay natin, nangyayari yung bigla na lang magpapaalam si ganito at si ganyan. Right? Don't take it personally, right? Sometimes, right? Ang reason, hindi talaga ikaw, kundi ibang tao, o some other factors. I'm telling this because we had this conversation with our fellow leaders, and one of the leaders told us, the pastoral team, na no, sometimes po ang reason hindi naman kayo, okay, kundi kami. Like for example, so nagkwento siya talaga, and what I'm sharing with you right now, hindi ito yung gawa-gawa lang, okay, ito yung na-experience po natin sa ministry
that I do believe makakatulong po sa iyo if you're a church leader, church pastor, or organizational leader wherever you are right now, whether you're in the Philippines or in a foreign land. Ito yung mga bagay na dapat mong gawin. Okay, kapag may isang miyembro ng organisasyon mo or ng isang opostis, ng isang maging ng negosyo, this is applicable. You know, I like to approach things holistically. Ma-apply natin ito. At maging sa iba't-ibang klaseng relasyon sa magkakaibigan, we can also apply this. Okay? So, don't forget to express your commendation. Okay, ibig sabihin, matuto ka magpasalamat, i-express mo yung pasasalamat sa taong iyan, bagamat siya ay nagpapaalam na. Right? Well, for example, paalam na aking mahal. Right? Okay, pero bago mong express ng commendation, syempre yung first step kanina, huwag mong kakalimutan yon. Una, baka sa first step pa lang, ma-resolve ba na yung problema. Right? O, ganun yun eh. Yung ang problema kasi, paalam ng paalam ka agad, hindi pa nagagawa. Okay, yung first step, know the reason. Okay, remember, nasa fourth step na tayo, okay, express your commendation. Always be thankful. Maging puno tayo ng pagpapasalamat, okay? Pag may isang miyembro ng organisasyon o ng iglesia ang aalis, i-express natin ang pasasalamat dahil naging parte siya ng inyong iglesia or organisasyon, okay? Whether yung tao na yan is more of a beneficiary or more of a contributor. It doesn't really matter kung mas higit yan na beneficiary or mas higit na contributor yan ng inyong organisasyon. Ang mahalaga, you can express your thanksgiving, gratefulness for being part of your team. Okay? So, tatandaan natin, appreciation is the simplest form of reward. Yung iba din, kaya umaalis. Bakit? Kasi hindi napapansin, hindi na-appreciate, hindi nabibigyan ng reward. And reward doesn't necessarily mean magastos. No. Appreciation is the simplest form of reward. You want to reward those people? Okay? Appreciate them. Encourage them. Affirm them. Okay? So I hope you're learning, mahal na kapatid sa Panginoon, fellow servant leader, wherever you are in the world. Okay? And pang-fifth. For example, nagawa mo ng lahat. Okay? Na-share mo na. Salamat. Okay? Tapos buo talaga yung decision na umalis na talaga. Ibig sabihin nun, talagang buong-buo na yung loob na aalis na sa inyong poder, aalis na sa inyong organisasyon, sa inyong grupo, sa inyong iglesia. Right? At bilang isang disipulo, bilang isang church leader, o bilang isang kapatid sa pananampalataya, okay, ito yung mahalaga na dapat natin gawin. Okay? So, pang-fifth na tayo. Pray for their spiritual expansion. Papanalangin natin sila. Okay? Ganun yung tama. Papanalangin mo kahit ayaw mo man na umalis sila, right? Baka sila mapariwara kung yun ang buong decision nila. Okay, malay natin, baka mas lumago sila sa iba, di ba? Okay, mas lumago sila. So, we really have to pray for them, right? Regardless of their spiritual condition, right? Sa pag-alis nila, ang ating desire, ang iyong desire bilang isang church leader, bilang isang kapwa mananampalataya ay para sa ikalalago ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Right? So always remember, right? Don't forget to pray for their spiritual expansion. Na sila ay lumago. Right? Lumago ng lumago ng lumago. So they declare blessings to them. Kung iti konteksto ng iglesia, you could ask them to come in front at maipanalangin ng buong iglesia. That's the proper way of releasing people. Right? So, panalangin natin sila. Pray for their spiritual growth and expansion. Mag-enlarge ang kanilang territory and they grow, right? Ganun dapat yun. Yun yung proper way. When a person wants to leave your organization or your church, you have to do it the proper way. We have to learn how to deal with them the proper way, right? Pray for their spiritual expansions. Remember, okay? Pag sinabi nga alis sila, may separation yan. Hindi ibig sabihin walang blessings. Right? There are so many blessings of separation. Right? Kung titignan din natin, right? Itong si Abraham at si Lot, di ba? Kung aaralin natin yung story noon, sa Biblia, may blessings of separation. Napakaraming blessings sa paghihiwalay. Okay?
I'm not saying maghiwalay kayo bilang mag-asawa, ha? Okay, pero hindi ibig sabihin na nagkahiwalay kayo, okay? Dahil siya talagang wala nang ginawa, kundi talagang matigas ang ulo. Okay, titignan mo yan sa positibong pananaw, right? So, ganun din when it comes to organization, right? Gusto mo man siyang ikip, pero matigas ang ulo, gusto nang umalis talaga, pwedeng for his or her own good. So, don't ever forget to pray for that person and release the blessings. Mag-release ka ng blessings sa kanya. Okay? So, always have a heart to pray for everyone who wants to leave your group or your organization, be it in your business, be it in the ministry, be it in whatever organization that you belong. I hope you're learning, mahal na kapatid. If you're learning, you can just type whatever you want to type it here, or in the type there, ito sa ating comment section, and po pwede mo itong i-share itong link na ito sa iyong mga kaibigan, mga pastors na kakilala mo, na kahit paano may kapulutan naman. I know, right, almost everyone here, you know all these principles, right? You know, okay, but some of us here, some of you, kung pwedeng ikaw, you just need reminder, right? Nare-remind tayo, ito pala yung mga bagay na dapat kong gawin, right? So, pang-fifth na tayo, and then, we'll be moving to number six. Number six is this, okay? Assure them of possible visitation. Okay, umalis na, aalis na sa yung organization sa church, okay? O hindi yung ano, wala akong pakialam sa iyo, wag ka nang babalik. Okay, wag ka nang bibisita, hindi ganoon. Right? So, ano, bilang isang mananampalataya, bilang isang church leader, right? Dapat makita na sa atin yung love, grace and compassion pa rin, right? So, let's assure these people na naaalis or naaalis na, umalis na, that they're still welcome to visit us, right? Bakit? Kasi kapatid pa rin naman natin sila sa pananampalataya eh. And we're not talking about excommunication here, right? Ang pinag-uusapan po natin dito, aalis lang, lilipat lang ng iglesia yung iba. Ang gagamitin ng term niya, mga rebelde, no. Hindi po ganun. Huwag po tayong ganun. Kung may mga kakilala kang ganung kapastoran or church ministers, pakisend itong video na ito, paalalahanan po natin. Hindi ibig sabihin, hindi lipat siya ng iglesia, ay rebelde na. Hindi po ganun. Okay. Kaya dapat, alam po nating i-deal yung mga tao na gusto pong lumipat o umalis na sa ating puder, sa iyong iglesia, sa iyong organisasyon, dito sa grupo na kung saan kasama ka. Right? I hope we're learning, mahal na kapatid. Okay? So, assure them of possible visitation. Po pwedeng makita kayo somewhere, po pwedeng makabisita sila sa inyo, sa iyong organisasyon, welcome them, okay? So make sure that they will always be welcome to your church family, to your organization. Being part of another organization or another church, okay, should never hinder us, should never hinder you as a person to still have the connection with that person, okay? Ganun yun. Hindi para mangtipaklong o manghila ng ibang mga kasama diyan sa organization sa iglesia, no, kundi para magpatuloy yung magandang samahan pa rin sa ibang lugar man siya inaalagaan o sa ibang lugar man siya kabilang sa ngayon. Ganun yun. Okay, so I hope that we're learning, mahal kong kapatid sa Panginoon. Remember, bakit kailangan nating i-assure sa possible visitation? Okay. Ibig sabihin, nandiyan ang ating heart to really accommodate people, sila man ay sa iba't ibang lugar na. For example, lumipat lang ng ibang lugar, sobrang layo na talaga, right? Eh nandun siya mas malapit. It's okay, di ba? So assure them na from time to time, you could just visit us, yun yung proper, right? Okay, remember this. A member who transfers to another group, organization, or church is still a human being who needs our love and compassion. Yes. Kahit saan siya magpunta, nananatiling tao pa rin siya, human being, na karapat dapat sa ating pagmamahal, sa ating pagkalinga, okay, sa grasya na tinanggap natin mula sa Panginoon. Remember, we're not talking about excommunication here. We're talking about a person who decided to leave your organization or your church in particular. Okay? Now, pang-pito and last. Okay, napakahalaga nito para patuloy na lumago tayo bilang mga disipula ng Panginoon. Whether you are a church leader, church pastor,
senior pastor or ikaw ay isang disipulo na gusto pang patuloy na lumago sa Panginoon, may inaalagaan ka, for example, may dinidisciple ka, biglang nagpaalam, lahat, pupunta lang sa iba, ginawa mo na lahat ng steps, step 1, 2, 3, 4, 5, and 6, okay? Ito yung 7 na napakahalaga, right? Move on. Kailangan mo mag-move on. Kailangan natin mag-move on. Ginawa mo na yung lahat eh, di ba? Pwedeng sa first step pa lang na-address na yun, pero hindi. Ginawa mo yung second step, third step, fourth step, fifth step, sixth step, and then, okay, it's about time for you to move on and take care of another person. Kung gugulin lahat ng oras mo sa kanya, umalis na nga yan. Ibig sabihin, you have to look for another person na iyong aalagaan. Okay, again, you have to look for another person na iyong aalagaan. Nagpaalam na siya eh. Oh, like for example, ganito, sa mga mag-asawa, okay? And sa mag-asawa na yan, iniwan na talaga siya. Iniwan na talaga. E bata-bata pa, for example. Okay? So, pag alis niya, naging tapat yung lalaki. Sa ating bansa, wala namang divorce, di ba? Sa bansang Pilipinas, iniwan na siya. Pag alis nun, kung ano nang ginawa nung lalaki man o babae yan, anong gagawin mo? Wala nga namang ano, magpakamiserable ang buhay mo eh, and possible ka pa naman makapagsimula. Move on na. Move on ka na. Di ba? Ganun yun. So, ikaw man ay church leader, whatever is your current status right now, right? You got to move on. Kapag may nagpaalam na sa iyong buhay, move on ka na. Move on and take care of another person. Right? I'm not telling you to do it, right? What I'm telling you is a practical way of dealing with realities in life. Ito yung mga realities, right? And we're not talking about being legalistic here, right? Ang pinag-uusapan natin dito sa paanong practical na pamamaraan natin mahaharap yung realidad sa buhay na may mga tao, whether you like it or not, iiwan ka sa iyong iglesia, sa iyong organisasyon, and sometimes sa relasyon. Okay? Kahit ikaw man ay naging tapat, kahit ikaw man ay binigay mo yung the best mo, okay? Hindi sila sumakabilang buhay, kundi sumakabilang bahay, right? So, anong gagawin mo? Move on ka, right? Move on ka na, right? Kung ikaw man yung nakakapanood nito, and you know someone, please send this video to that person at matulungan po natin, right? So, move on and take care of another person. Kasi, ang mga taong walang ginagawa, right? Magiging miserable yan. Laging iniisip niya, sama ng tao na yan pagkatapos ng ganito. Move on ka na, umalis na nga eh, nagpaalam na nga eh. So look for another person, tama? Okay? Kapag hindi natin gagawin yung pangpito, mamumumuhay tayo sa sama ng loob, sa galit, sa inggit, etc. Sabihin mo pa, pagkatapos kong alagaan, pagkatapos kong bihisan, pagkatapos kong hostis, tulungan upang lumago in the area of leadership, pagkatapos na ganito, ganyan, ganyan, umalis na nga, nagpaalam na nga, anong gagawin natin, tama? O, ganun din sa mga minamahal. Pagkatapos kong mahalin, ibigay ang lahat, okay? Lahat binigay ko sa kanya, lahat ng pera, lahat ng sahod, etc., etc. Binigay ko lahat sa kanya, iniwan ako. Iniwan ka na nga eh. Okay, inalam mo na lahat. First step, second step, third step, fourth step, fifth step, sixth step, and then move on. Okay, move on ka na. Ganon sa buhay eh. Right? Maraming bagay na hindi natin maipaliwanag. Pero kapag binigay mo yung the best mo, ginawa mo yung six steps na, no? Kaya kanina, okay, kung ngayon pa lang ka papasok na pinapanood ito sa live or via replay, panoorin mo na lang po ulit, okay? Ito yung pampito, move on and take care of another person. And let me tell you this reality, okay? Look, great teachers aren't bothered when their students move to a higher level. Tama ba? Okay? They find new students to help and teach. Yung grade 1, yung teacher ko nung grade 1, nung mag-grade 2 na ako, hindi naman nagalit sa akin. Hindi naman sumama ang loob sa akin. Bakit? Kasi, kailangan ko kasi siyang iwan. Bakit? For me to grow. Ganun yun eh. Right? Ganun ang isipin natin. So, siguro kaya aalis to, kailangan niya ng lumago. Ganun yun. Mas maganda. Di ba? Pero hindi ibig sabihin lahat ng umaalis sa poder mo, lumalago. Okay, tatandaan ha. Pero ipagpalagay na natin na lahat ng aalis tuon sa puder mo, sa organisasyon nyo, sa iglesia nyo, ay lalago. Yun ang panalangin natin. Right? As I said, hindi lahat lumalago. Right?
Yung iba na bonsai, di ba? But that is the reality of life, right? Yung iba na nanatiling tipaklong, right? Talon ng talon ng talon, kaya hindi lumalago, right? And the reason why I included this seventh step, okay? The last step, move and take care of another person para po maging abala tayo in advancing God's kingdom. Para hindi natin laging tinitingnan yung nakaraan. Nakaraan na yan kahit anong gawin nating reklamo, kahit anong gawin nating pananalita sa tao na yon, na tayo naging tulong, tinulungan natin, etc., etc., walang utang na loob, etc., sabi natin, wala pong pangyayari. Right? So, ang gawin natin, pag nagpaalam na yan, move on and take care of another person. Tandaan po natin, wala pong grade 1 teacher ang sumama ang loob sa grade 2 teacher dahil nag-grade 2 na yung kanyang tinuturuan. Did you get my point? Pag may umalis sa iyong organisasyon, sa iyong iglesia, lumipat sa iba, matuwa ka. Siguro, time na niyang mag-grade 2. Yun. O kaya, kung grade 2 teacher ka, okay, at umalis yung estudyante mo, nagpunta sa grade 1, huwag sasamaan loob mo. Baka kailangan niya pang magbalik grade 1. Di ba? Ganun lang yun. Right? Always remember, move on. Move on. Kung ikaw man yun, mahal na kapatid, fellow pastor, minister, wherever you are, na hindi ka pa nakapag-move on, I do believe with all my heart that this is the Lord's message for you. Move on and take care of another person. Hanggang ngayon, nasasaktan ka pa dahil nagpaalam yung tao na yun. Lumalago na yung gawain, right? Dahil hindi mo siya pinawalan, right? Pero nung pinawalan mo, right? Ayun, mas lalong lumago, right? Okay, so move on and take care of another person. And as I end, let me remind you of these seven things to do, right? What to do when a member wants to leave your organization or your church? Unang-una, know the reason. Next, apologize regardless of the reason. Learn a ministry lesson para hindi ulitin ang paulit-ulit na pagkakamali. Express your commendation. Pray for their spiritual expansion. Assure them of possible visitation because we're not talking about excommunication here. And move and take care of another person. And I do believe, mahal kong pabayan, mahal kong kapatid, natulungan ka dito sa ating maikling discussion and lecture about dealing with those people who want to leave your church or your organization. May the Lord continue to bless you and see you again sa mga darating na linggo. God bless everyone. Bye-bye.